paano nahakang yung Instagram? Eh, these are very important tools as businesswomen, di ba? Kasi, the nadali kasi ako sa, meron kasing interview sa akin ang Dubai Radio Station. Okay. So, ano nangyari nun? Nung one morning, may teaser silang nilabas. So, ginawa ko, nirepost ko yung teaser na yun. Siyempre, okay, parang panood na tao para malaman nila, di ba? Tama. And after that, may nag-message sa akin bigla. Nag-appear ng Instagram username Inc. Something ganon. Na you copyright something the may violation daw ang video. Na copyright ko yung video. Mm-hmm. So, parang, oh no, na-copyright ko siya. So, syempre, paniwala ako. Kasi the moment na sinend ko yung video sa feed ko, na-message agad yon. So, parang, ang galing ng timing. Ang galing talaga ng timing. Ah, so, pinipin ko, click here para hindi ma-deactivate ang Instagram mo. Within 24 hours, ma-deactivate daw siya. So, ang ginawa ko noon, kinlik ko siya. Pag-click mo, lumabas na username and password kailangan mong ipasok. So, doon na nag-start yun. Hinak nilang email ko, ang Facebook ko, and Instagram accounts ko. Ayun, alam mo, maganda yan na inikwento mo rin, Nadine, kasi nobody is spared sa mga hackers. And during the time of pandemic, when everybody is gullible, di ba? Andali. So, ano rin yan, it's also, this is your opportunity also to tell people na never to click any email, lalo na. Ang dami, alam mo, ang dami ko rin ganyan, Nadine. Akala mo, legit na legit, kasi pati logo nagagaya. Ang gagawin nyo guys, ito personal ano ko muna, pag naka-ano kayo, tanggap ng ganyang email, tignan nyo agad yung email address na pinanggalingan. I-click nyo agad. I-click nyo agad. Pag nakita nyo na yung email address, para ang daming mga letters, ganyan, na para weird ng email address at hindi legit, may XYZ, chuchuchuchu, or kaya minsan pangalan pa ng tao ang email address. Kunwari galing sa Yahoo, galing sa Facebook, pero pag tingin mo ha, bakit may pangalan ng tao? Ayan na. Ano na yan? Red flag yan. Ibig sabihin, fake yung account na yan. So, better be on the safe side. Kahit nagpapanik na kayo, Nadine, huwag magpapanik. Alam mo yon. Hayaan mo siya. Mag-email siya na mag-email sa'yo kasi yan na yung way para ma-hack yung account mo. Anyway, nakuha mo ba ulit yung account mo? Yes. How did you get it back? My Facebook and email, alam mo yung every time mag-login ka, pinupush out ka. Alam mo yung gano'n? Yung mag-log out. Alam ko yun. Alam nila talaga. Ang galing nila. So, nung nakapasok ako agad ako, pumasok ako agad ako sa new password. So, change password agad ang ginawa ko. Then, after nun, pag-change password, nag-log out siya ulit. Pagka-login, pinasok ko na yung new password. Yun, umokay siya. Sa Facebook and sa email. Instagram. But my Instagram, can you imagine, pati yung Drive Fishes, hinak din nila. Oh my gosh, pati yung business Instagram mo na dali. Yeah, hindi ko alam. Oh my gosh. So how did this affect your business? Muntik na and I'm scared kasi baka mamaya humingi ng pera dun sa mga customers. Oh my gosh. Paano mo i-explain sa mga tao na my Instagram was hacked? Yeah, so paano mga nasol? Ang nangyari, na-retrieve ko kaagad si Drive Fishes. Buti na lang wala nangyari doon sa Instagram. Pero my Instagram account, hindi ko talaga ma-retrieve. Hindi ko alam kung bakit. Na-retrieve ko lang siya the other day lang. Naka-two days siyang hindi ko makuha. I was so depressed kasi sabi ko, yung trabaho ko. Exactly. Pero I'm glad na inalagaan yung ginro. Pero I'm glad, Tapos may tumulong sa akin na friend ko tungkol sa, ginawa niya parang yung Instagram password. Basta iniba-iba niya, pinasok niya sa computer. Basta parang nakipaghabulan siya sa hacker, in short, parang gano'n.